Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa 24th na linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Pasasalamat, Andrada Family, Guerrero Family, Lai Altomea, Calabis Family, Quezon Family, Chan Family, Kylie Winona Asuncion, Anika Hailey Asuncion, Vanessa Sebastian Family, Benjamin Family, Toledo Benjamin Family, Rosa Gavino, Ningning Gavino, Junior Marquez, Angelita Del Rosario, Lloyd Mascardo, Elaine Mascardo, Tan Family, Pandan Family, at sa karawan ni na Rinalda Opiniano, Mary Jane Andrada, Nenette Hernandez, Aurora Raffles, Marjorie Tan, Alena Glaspie, Anderson Glaspie, Peter Simon, Shane Simon, Eric Isbel, Lloyd Bach, Pationg, Joanna Quitoriano, Sister Dolores, Relova MSM, Raimundo Dimoteo, AC Pasco, Jacqueline Pases, Rosa Marie Dacalos, at Judy Tan. At sa special intention, Nina Romano Labing Isa, Mary Ann Calabis, Kilian Von, Melinda Guerrero, Nando Javier, Mikaela Capuan, Dalisan Dalayday Family, Corazon Santos. At sa kagalingan Nina, at sa dagdiang kagalingan Nina Cardinal Luis Antonio Tagle, Ramil Gumanoy, A.D. De La Torre, Rosa Lontaho, Pablo Rigero. At sa kaluluwa ni na Demetrio, Julia Ligaya, Domeng, Lina, Miguel, Milio, Lusing, Miling, Dominador, Romulo, Marlon, Felix, Tess Corazon, Paul, Saini, Franny, Celestino, Filimon, Feliciano, Cecilia, Maura, Delia, Florentina, Eugenia, Marcelo, Antonia, Los Biminda, Normita, Ernesto, Serafina, Rosalinda, Rolando, Angelo, Honey Grace, Dorothy, Justina, Maning, Conrado, Arnel, Marlon, Raul, Maring, Ning, Constantino, Patriciano, Mario, Jocelyn, Joseph, Silvino, Flaviana, Cirilo, Rodolfo, Adler, Orle, Gregoria, Boy, Bo, Angelina, Aurla, Paulina, Jose, Igmidio, Adoracion, Ronel, Ophelia, Hazel, Neri, Dorotea, Liberato, at Nestor, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. At sa 80th anniversary pala ni Constantino Patricio de Jesus. Sa Ebanghelyo, ipinapakita ni Jesus sa isang kwento kung paano nagkakautang ng loob ang tao sa Diyos. Sa kabila ng lahat na pinatatawad niya tayong lubos, ito rin ang inaasahang pagpapatawad na dapat nating ibinibigay sa ating kapwa. Isinasabuhay ba natin ang mensaheng ito? Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSC, kasama po si Reverend Michael Angelo Dacalos, MSC. Magsitayo po tayo. Sa atin, kaya na
kaliping. Ang ngalan niya ay ating sambitin. Paanong di tayo lingapin? Ayan muling mag-ito. Halikan ang Panginoon sa piging sariwain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome sa ating banal na misa itong araw ng Linggo. Sa misang ito, isama natin yung mga taong nakapadasal sa atin, lahat ng mga taong nakapadasal sa atin. Ang intensyon, salamat ni na Team Y, Estrada Family, Iparaguerre Family, Oriola Family, Miranda Family, Rosel Family, at isama rin natin ang mga taong patuloy na nagpapasalamat sa ating mahal na Berhen, sina Joy Flores and Family, Perle Lizigan Family, at para rin sa fast recovery ni Nelia Estrada at ni Sir Kiel Reddy, Latsa Reddy. At sa misang ito, isama ko rin yung isama rin natin ang aking classmate na pare na namatay naman nakarang araw, si Father Nomer De Lumen. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupoy ka ay pinagdaan. Sinasamba ka dahil sa nakita mong kalawan na iyan. Panginoon namin Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Yesu Kristo, buktong na lang ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na lalugtog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Yesu Kristo, kasama ng sa lalati niya naka. Amen, 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 amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkalob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Itinuro ni Sirak na dapat magpatawad ang bayang Israel upang patawarin din ito ng Diyos. Patawarin mo ang iyong kapwa sa kanyang pagkukulang at kaakibat ng pagdalangin sa kanya, patawarin ka rin ng may kapal. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang puot at mangingit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghihiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang katamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mo ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikinkin ng galit, sino magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dilidilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay mapagmagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihin. Purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya ay banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, Siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingid ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim. Iyaong taglay niya'y galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magpaparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Si Jesus ang tanging Panginoong, walang nabubuhay o namamatay para sa sarili. Kapwa-lingkod tayo sa iisang Panginoon, kung kaya dapat tayong maging mapag-usga sa ating kapwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo upang magbibigay galang sa banal na ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nakmagkaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Binubuhay ka namin, Panginoong Hesukristo. Masipo po tayo. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Happy Sunday. Belated happy fiesta sa inyong lahat. Maraming salamat sa mainit na suporta, no? Naidaos natin yung ating kapistahan ng bonggang-bongga, no? Pasaling bonggang-bongga. Kahit na narito pa tayo ngayon sa panahon ng pandemya, no? Sa kabila ng pandemya. Gusto kong simulan yung aking pagbabahagi sa aking napagnilayan. Samahan niyo ako sa pagbigkas sa isang napakagandang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. At ang title ng dasal nito ay ang Ama Namin. Sige nga, sabay-sabay tayo. Ama Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat. Amen. Napakagandang dasal na itinuturo sa atin ang ating Panginoong Diyos ni Jesus.
meron dong isang linya na kung saan kailangan nating bigyang diin ngayon, lalo na sa ating mga pagbasa. At ang linyang ito ay ang nagsasabing, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Marahil napangiti kayo gaya sa sarili ko. No? Kailan kaya sa buong buhay natin na isa buhay natin ang linyang ito? Itong pagpapatawad. Isang salita lang to, pagpapatawad, pero sa iba sa atin o tayong lahat, minsan nahihirapan sa pagsabuhay nito. But in a way, masasabi natin, depende si Father sa gravity, no? Depende sa kabigatan, kung gaano kasakit, kung gaano kabigat ang kumbaga na ibigay sa atin ng ating kapwa. Totoo din naman, no? Tao lang din naman tayo. Nakakaramdam tayo kung gaano kasakit, kung gaano kabigat ang nagawa ng ating mga kakilala, mga mahal sa buhay, o kung sino pa man na para sa atin, kung ang kanyang ginawa o ang kanilang ginawa ay medyo kakaiba, hindi natin gusto, ay tiyak, magkakaroon talaga ng sakit diyan sa ating mga puso. Sadyang napaka real po, nakapagkatotoo po ng ating mga pagbasa sa ngayon. Ika nga, once ang tao ay masasaktan, una niyang mararamdaman ay magagalit. Magagalit. At kung hindi niya mamalayan, mapupunta ito sa paghihiganti. Grabe na siguro yon, ang galit na yon ng isang taong yon, once doon na siya sa larangan ng paghihiganti. Ngayon kasi, ang dali na lang maghiganti ng isang tao. No? Ang dali na lang. Meron tayong mga Facebook kung saan mas madali nating may pakita, mas madali nating may pahayag ang ating damdamin, ang ating saloobin, mas madali nating may pakilala kung sino man ang mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin, no? May kasama pang pictures minsan sa pag-upload. Kaya madali na lang talagang makita kung ikaw ba'y taong galit, kung ikaw ba'y taong mayroong something in you na kung saan para sa iyo, kailangan mong ipakita. Kailangan mong kumbaga ipahayag sa buong mundo. Noong nakaraang linggo, kung napapansin natin, sadyang napakaganda po. Kung meron tayong sinasabing road to happiness, noong nakaraang linggo, parang panimula ng parang road to forgiveness. Na kumbaga, di ba, pag merong magkasala sa iyo, pag merong magawa ng hindi maganda sa iyo, anong unang gagawin? Lapitan mo siya. Kumbaga, seryosong lapitan mo siya. Kumbaga, sekretong lapitan mo siya, kausapin. Kung kaya, hindi mas maganda. Kaya hanggang doon pa lang, nariresolba ang inyong hindi pagkakaintindihan, ang mga problema, hindi mas maganda. Kung hindi kaya, kailangan nyo na magtawag ng mga iilan na kung saan para bagang maging witness. Kasi minsan sa buhay natin, meron tayong nagagawa o merong nagagawa ang ibang tao na kung saan, kailangan talaga ng rescue. Kailangan talaga merong makinig. Kailangan merong pupunta sa gitna. Otherwise, kung walang magigitna, walang mangyari. Mas lalong iinit. Mas lalong magkagulo. Kaya ganun din siguro ang paanyaya sa atin ni Jesus na kailangan merong ganoon na eksena. At kung hindi talaga, sinasabi ng iba, pasa Diyos na lang. Ipapasa Diyos na lang talaga. Alam ko, pangiti kayo sapagkat mayroon naman talaga ganoong pangyayari na minsan kahirap talaga pag-usapan. Lalo na pag tayo ang nasasaktan. Lalo na pag grabe talaga yung dinanas natin. Lalo na pag grabe talaga yung bigat na ating nararamdaman. Kailan talaga mas mangingibabaw talaga yung paghihiganti. No? Mas mangingibabaw yung paghihiganti. Kaya minsan masabi natin, kaisama ko na Panginoon, kaisama ko na sa aking pinapakita, sa aking sarili, sa ibang tao. Minsan later natin ma-realize na kung saan, ma-realize natin, makita natin na napakasama na pala nating tao. Lalo na kung panahon na kung saan itong ating mga kagalit, itong ating mga kaaway ay lumisan na sa buhay na ito. At ma-realize natin, naku, hindi ko pa napatawad yung taong yun. Naku, hindi ko pa nabigyan ng kapatawaran ang taong inyo.
Ika nga, minsan tayo rin nasasaktan. Sa aking pagnilay-nilay, base rin sa aking napakinggan, ito na pagpapatawad ay dalawang siglo, kumbaga. Itong pagpapatawad ay para sa benepisyo sa iyong pinapatawad at ikaw mismo na nagpapatawad. Diba, sa ating buhay, pag meron tayong pinapatawad ni isang tao, makikita natin sa isang tao na kung saan nakangiti na siya. Nakakangiti na. Makikita natin sa isang tao na parabagang nagdo-glow na siya. Makikita natin sa isang tao na parang mag-look forward na siya sa kanyang buhay. Mag-move forward na. Masasabi natin na sa ating pagpatawad, nagkakaroon ng daan sa kanyang buhay. Magkakaroon ng linaw sa kanyang buhay na kung saan magaganaan na siya sa kanyang buhay. Yun yung kagandahan pag tayo mismo nagpapatawad. Yun ang kanyang matatanggap sa isang taong ito na kung saan magkakaroon siya ng kaginhawaan sa kanyang sahig. Marahil may tanong natin, well, sa nagpapatawad, anong makukuha niya? Hindi ba unfair? Hindi po. Sapagkat kung ikaw mismo nagpapatawad, kung ikaw mismo baga nagbibigay, nagpaparaya, sabi nila, para bagang nabubunutan ka ng tinik. Para bagang nabubunutan ka ng tinik. Yun yung kagandahan. Once ang tao ay nagpapatawad. So in a way, hindi lamang po yung hindi pinapatawad ang nadidisturb sa kanyang buhay. Marahil ikaw rin mismo. Kung hindi ka nagpapatawad, ikaw rin ay madadala mo yun. Madadala natin yun. Madidistract din tayo. No? Yung mga pagkagising, yun din naman ang isipin mo. Halimbawa, sa umaga, makikita mo siya, ay di ganun din naman. Sira na naman yung araw mo, sira na ang buong araw mo. Pag umagang-umaga, yun agad ang sasalubong sa'yo. Kaya walang mangyari, napakahirap. Kaya maganda po na tayo ay magpatawad. Maganda po na ibigay natin yung ating sarili-sarili na maging kagaya ng Diyos na mapagpatawad. Ika nga, yun ang nasa dasal natin. Kaya mapapangitin na lang tayo. Sapagkat doon pa lang sa dasal mismo, minsan kasi salita tayo ng salita. At minsan din, hindi natin ito ginagawa. Yun pa lang, napakasimple pa lang. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Napakasimple. Napakasimpleng linya. Kaya lang, minsan ang hirap gawin. Minsan ang hirap isa buhay. Kaya mga kapatid, narapat lamang na sa ating buhay, bilang isang anak ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, narapat lamang na tayo ay humingi ng grasya sa Diyos. Nanawa, hipuin yung ating mga puso, no? Hipuin yung ating mga puso na maging mapagpatawad kagaya niya. Ika nga, ang Diyos mismo nagpapatawad sa ating lahat, no? Ang Diyos mismo. Kahit gaano pa man kabigat, kahit gaano pa man kalaki, kahit gaano pa man tayo, ilang beses tayo nagkakasala, pero ang Diyos, andyan pa rin lagi, laging nakabukas. Yung kanyang puso, yung kanyang kamay, laging naghihintay para sa atin kung kailan tayo luluhod sa kanya at hihingi ng tawad. Naalala nyo ba yung kayo'y magkumpisal? Diba, ang ganda ng pakiramdam. Pagaan ang pakiramdam. Once sasabihin sa'yo ng pare, sa pamamagitan ng isang pare, pinapatawad tayo ng Diyos sa ating mga pagkasala, na ikaw ay pinapatawad na, ikaw ay pinapatawad sa iyong kasalanan. Diba, ang gandang pakinggan. Ang ganda mag-exit, ang ganda maglakad na kung saan nararamdaman mo na ikaw ay pinapatawad na ng Diyos. But later on, ma-realize na din natin, naku, nagkasala naman tayo. Pero totoo naman din talaga yan, bilang isang tao, may mga panahon talaga na nagkakasala tayo. No? Minsan, ginagawa talaga natin. Alam na natin na yung magkasala tayo, gawin natin ang bagay na yun, ginagawa pa rin natin. May ibang bagay naman, ibang mga pangyayari, hindi natin inaasahan, hindi natin alam na kung saan nakagawa na pala tayo ng hindi maganda sa ating kapwa at higit sa lahat sa Diyos. Kaya narapat lamang na kailangan talaga nating kumbaga magdasal, magnilay-nilay, nang sa ganun makita natin kung paano tayo namuhay dito sa mundong ito. Kung paano yung ating buhay dito sa mundong ito na makita natin na meron pala tayong nagawang hindi maganda. At dahil diyan, lalapitan na natin yung ating mga kapatid na kung saan doon tayo nagkakasala. At higit sa lahat, hihingi tayo ng tawad sa Diyos.
hingin tayo ng tawad sa Diyos. Ang Diyos, kailan may hindi nakakalimot, kailan may hindi kumbaga, yung umaalis para sa atin. Andan lagi ang Diyos, nakikinig para sa atin kung kailan tayo humihingi ng tawad. Huwag po nating ipagpatuloy yung ating nakasanayan na kung saan, kung merong gumagawa, nakagawa sa atin, hindi maganda, pagiganti yung kumbaga, isa ng kumbaga, nangiibabaw sa atin. No? Huwag pong ganun, sapagkat ito po'y maling-mali. Ipagdasal natin na sana sa ating buhay, meron man makagawa ng hindi maganda, nawa, huwag po nating magpadus-dalos yung ating sarili-sarili. Naalala ko lang na meron tayong mga kumbaga, simple tips na kung saan para sa atin, ito'y makabigay ng kumbaga, dagdag tulong para sa atin na tayo ay maging kumbaga, maawain, mapagpatawad kagaya ng Diyos. Meron tatlong termino o bilang tips na para sa akin, makadagdag tulong sa ating pagpapatawad. Nakuha ko nito sa aking isang kakilalang pare. Una daw, sabi niya, kailangan do good. No? Kailangan gumawa tayo ng mabuti. So do good bilang isang anak ng Diyos. Although meron tayong nagawang hindi maganda, pero kailangan mag-stick tayo na gumawa ng mabuti. So do good. Kahit alam natin na minsan sa buhay natin, pinagkakisahan tayo, o minsan sa buhay natin, meron tayong nakikita hindi maganda, o minsan yung mga nakapaligid sa atin, ginagawa hindi maganda, but still, we have to do good. Kailangan po natin yon bilang mga mananampalataya. Yung pangalawa, kailangan din natin, yung sabi nilang speak good, na magsalita pa rin ng magaganda, mabubuting salita. Diba mga, kasi minsan, pag ginaaway tayo, minsan yung sinasabi natin, puro na lang hindi maganda. Kaya, nalulong tayo doon sa chismis. Chinichismis na natin yung ating mga kilala. Ito mga kapwa natin nagawa ng hindi maganda. Although, para sa'yo, nahimasmasan ka, sapagkat para sa'yo, nakukonvince ka na pag isiwalap mo ito, para sa'yo, parang pakiramdam mo, nakaganti ka, okay ka. Na? Pero ang tanong, pag-uwi mo sa inyong bahay, bago ka matulog, tanungin mo ang sarili mo, nakakatulong ka ba sa iyong sarili? Nakakatulong ka ba sa kapwa mo? Doon pa lang masasagot mo na hindi talaga. Dahil una diyan, maranasan mo yung walang, kumbaga, walang kagalakan, walang peace of mind, kumbaga. No? Lagi kang madidistract, lagi kang madidisturbo, lagi kang didisturbohin nun, yung pakiramdam na gano'n, na mayroong laging kaaway, mayroong laging kagalit. At minsan, hindi ka pa mapakali. Sasabihin pa sa sarili mo, sabihin pa sa sarili natin, kailangan ko pang gawin to sa kanya. Lang sa gano'n, may pakita ko talaga yung aking galit sa kanya. Kaya minsan magmukhang masama na talaga tayo sa ating mga kagalit, sa ating mga kaaway. At higit sa lahat, itong pangatlo, pray, pagdasal. Minsan mahirap to ha, lalo na kung ang ating ipagdasal ay itong mga kakilala natin na kung saan itong mga ito ang nakagawa ng hindi maganda sa atin. Lalo na kung itong mga ito ang mga taong para sa atin, sila yung mga dahilan kung bakit tayo nabibigatan. Sila yung dahilan kung bakit tayo nagdurusa. Kaya, these are very simple terms. Pero kung meron tayong believe sa sarili na kung saan magagawa natin. No? Napakasimple lang. Do good, speak good, and last, pray. Napakasimple lamang po nun. Kaya lang, paghayaan talaga natin na yung ganti, yung iiral sa atin ay hindi talaga natin maranasan ang kapayapaan sa ating sarili maging sa ating mga kapatid na kung saan sila yung baga nagbibigay ng sakit-sakit sa ating pag-iisip sa ating buhay. I remember one time, dito lang po naman sa ating mission station. Noong panahon pa lang ng pagkapistahan, alam ko maraming nangyayaring hindi maganda. Alam ko sa along the way sa ating paghahanda,
mayroong hindi pagkakaintindihan. Alam ko along the way, sa ating paghahanda para talaga mapabongga yung ating kapistahan, minsan meron tayong nagawang hindi magandang desisyon. Minsan buong akala natin, ito na yon. Sinasabi natin, ito na yon. Kailangan yung maniwala sa akin. Kaya lang minsan hindi eh. Minsan di mo sila madadala. Ako nga mismo, pakiramdam mo minsan, ito na yon. Kaya lang, mapapagyan ko na lang. Ang dami mga reaction. Naging madugo? Yes, naging madugo, pero ipinasa Diyos ko na lang. Marahil ganun din sa inyo. Pakiramdam nyo na ito na yon. No? Pakiramdam nyo ito na yon. Kaya lang, minsan, pagbaba ninyo, hindi kayo maintindihan. Pagbaba ninyo, hindi nila makukuha kung ano yung saloobin mo. But then again, malulungkot ka ba? Yes, malulungkot ka dahil para sa iyo na yon. Pero pag-abot sa kanila, pagdating sa kanila, ay hindi pala. Well, meron ganoon, no? But then again, nag-comment ako doon sa isa nilang grupo na yon. Sabi ko, hanggat puso ang pairalin, magkakasundo din. Hanggat puso ang pairalin, magkakasundo din. Hindi naman talaga sa lahat ng bagay tayo magkakasundo. Ang importante, yung ating takbo, yung ating pinag-iisipan, ay kung saan masabi natin ito ay para sa nakakabuti ng karamihan. Sapagkat hindi naman talaga natin maabot lahat, mapiplease lahat. As long as majority, bibigyan natin ng kaligayahan, kagalakan. That all matters alone. Diyan pa lang, masasabi natin, in a way, ibibigay natin lahat. So sana, mga kapatid, sa ating papatuloy sa ating buhay, nawa, huwag natin kalimutan, hilingin sa Diyos ang kanyang basbas, na sana, magkaroon sana tayo ng pusong mapagpatawad kagaya ng Diyos, na kahit anong mangyari sa ating buhay, mabigat man o magaan, ang importante, alam natin magparaya, alam natin magpatawad. Higit sa lahat ng bagay, mas lalo natin paigtingin, pahiralin yung ating mga puso. Although, kailangan natin ng ganito, pero mas kailangan natin ng puso. Nang sa ganon, mas maintindihan natin, mas mapagramdaman natin ang bawat isa bilang mga anak ng Diyos. Siya naman. Ating ipahayag ang ating pananampalataya, tayong lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroonan ng mga libaw, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang panrito at hukong sa lahat ng buhay. Sa katawan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ganap tayong pinatawad ng Diyos, kaya't inaasahan din tayong magpatawad ng ganap sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Ama upang may sa buhay natin ito, buong pagtitiwala nating sambitin, Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Panginoon, tulungan mo kaming para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ipagpatuloy nawa nila ang pag-akay sa mga makasalanan at manatili nawa silang tapat sa kanilang pagtahak sa landas ng pagbabalik-loob at pagbabago. Kami dumadalangin, Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, makipagdialogo nawa sila sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa paghilom, kaunlaran at kapayapaan. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Para sa mga naging biktima ng iba't ibang uri ng karahasan, makatanggap nawa sila ng hustisya at pagkalinga mula sa mga lingkod bayan ng mga bansa. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Para sa bawat Kristiyanong pamilya,
maging daluyan nawa sila ng kapatawarang nagmumula lamang kay Kristo, kami dumadalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, maramdaman nawa nila ang pagpapatawad at pagkalinga ng Diyos sa kanilang pinagdaraanan. Kami dumadalangin. Para sa mga yumao, maigawad nawa sa kanila ang kapatawaran at walang hanggang awa ng Diyos sa kanyang kaharian. Kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. O Diyos, pagpanibaguhin mo ka mo ang aming mapagmatigas na puso. Tulutan mo kami ng grasya ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Batid namin kung wala at ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang pagayon natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawin mong dinggin ang aming mga pithaya at punakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinugla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang bigay, aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatiti na iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumana o kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na malabiring Maria, nina ng Diyos, ng kanyang gabiyak ng puso si San Jose, kaisa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen.
Sa tagubilin na managaling na ito sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas ko. Sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salami, bigyan ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad na nakasala sa amin at huwag mo kami paitulot sa gusto at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kami aliyas sa lahat ng masama, paggaloban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Thank you. Kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay kagaling na ako.
espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa aking espiritu, sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban ang may pagharian ng aming tinanggap na pagkikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Horacio Emperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglalaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalubuan mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming mga ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong hihinto ang paglalaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng mga kasamaan, malawalhati at pinagpalang Berhen. Amen.
Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calunsod. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Pinahagi ng kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo ay mamuhay kami lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga salamat. Pasalamatan po natin ang ating choir at ang ating lectors. At pasalamatan din po natin ang ating sponsor ngayon, ang Cluster Faith, sa pamamagitan ni Brother Romy Austria kasama ng mga chapel head Brother Ronnie Blanco ng Juan Bautista Chapel, Melinda Guerrero ng Santa Teresa ng Calcutta Chapel, Brother Eddie Mascardo ng St. Louis de Montfort Chapel, Brother Ray Reyes ng San Roque Chapel. Muli, pinasasalamatan natin ang nagdaraos ng banal na misa, sina Reverend Father Richie Y. Estrada, MSC, kasama si Reverend Michael Angelo Dacalos, MSC. Maraming salamat. Tumali. Muli, maraming thank you sa lahat, no, sa inyong patuloy na suporta sa ating mission station. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nagsubaybay sa ating live stream. Sana po okay lang kayo diyan. Bukas po meron kaming schedule sa cathedral tong Christmas. But kami-kami lang muna, mga kaparian. But you can be with us virtually. Ang oras po ay 8 a.m. 8 ng umaga. So doon na lang kayo pupunta sa Facebook page ng Diocese ng Caloocan. From there, you can be with us sa celebration sa Christmas. Alas 8 ng umaga. Pagkasad nyo kami, mga kaparian, mga diakono, celebrando lahat ng diakono sa buong mundo, mga kaparian. Marilyoso, maparilisano, nawa sa aming paglilingkod, may patuloy pa namin may pakilala si Jesus. Sa mga nakalimutan. Meron pa dito mga ilan na mga premyo sa lahat po ng mga nanalo at hindi nanalo. Meron pa po dito sa mga hindi pa nakapag-claim dito po sa ating mission station. Kunin nyo na. Hanggang ano na lang, hanggang 9:15. Kung hindi nyo kunin, lulutuin na namin ito. Hindi, joke lang. Puntahan nyo dito pag meron na kayo tayo. No? Sa premyo sa Puso Festival, yung ating tawag doon, cooking contest, pinagnilayan ko pa talaga yung premyo, no, na tayong lahat talaga matuwa sa premyo. So may parating din pagdating ng panahon sa abot din sa inyong mga chapels, no, yung premyo. Pero meron kaming inihanda yung pag-distribute na lang. Stay put lang at darating din yan sa inyo. At minimake sure namin na lahat kayo ngingiti sa maging premyo. Lahat kayo matutuwa sa premyo. Mm-hmm. Yan lang po at happy Fiesta muli. Belated happy Fiesta sa inyo lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama
at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglilingkuran. Salamat sa Diyos. Kaniyang pagaling at kapag sa buhay, pag-ibig at katarungan hanggang kanyang kaedad. Sa panahon, tigang ang lupa, sa panahon, ang alis sagana, sa panahon ng bigbang at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Tumayo at ipahayag kanyang pagaling at kabag, isa buhay, pag-ibig at